Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. So I'm going to do another full reading here. A love reading, of course. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? So let's see kung kanino makaresonate to, kaninong energy ang malakas sa mga nagko-comment or sa mga nandito nanonood ng video na to. If naka-resonate kayo, then you are free to comment down below. Okay, so let's see. Take note guys, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So, take what resonates and leave the rest. Okay, so put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, I will going to pull 3 cards of this. So, 1 card drop. So, hindi na natin ito ibabalik. Babasahin na natin to. Alam kong nahihirapan ka na. So, later, titignan natin sa tarot card kung bakit ganito yung gusto niya sabihin sa'yo. Woo! Madami. So, I will return. Tatlo lang yung kukunin ko actually. Okay. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Hindi ako nakakatulog sa kakaisip sa'yo. Very worried si person. Very worried. So, mahal kita. So, anyway, tignan natin bakit ito yung mga gusto niyang sabihin. Ano bang nangyari? Okay? So, if wala dito yung zodiac sign ninyo, please check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Pwedeng malakas yung zodiac sign ninyo sa mga na-mention ko if naka-resonate kayo dito. So, let's see. Alam kong nahihirapan ka na, hindi ako nakakatulog sa kakaisip sa'yo. Mahal kita. Let's see what happened. Very confused si person. Or it's either pwedeng ikaw din to kasi sabi nga niya, di ba, alam niyang nahihirapan ka na. Okay, kasi you really wanted to have a victory with this person. Gusto mo ma-save ulit yung relationship ninyo. Gusto mong ayusin yung relationship ninyo. At very confused siya because feeling ko there are people who are judging your relationship. May mga tao dito na parang against sa relationship ninyo. Against sa relationship ninyo, and I can see here that doon kayo medyo nahirapan or siya. Okay, so I can sense that you really love each other. Okay, merong 2 of cups here. You love each other, pero somehow because of the rumors, might be gossips or mga judgment ng mga tao, is like doon kayo medyo nice stress, might be also si person dito, might be because merong engagement involved, may another relationship involved, and nagkaroon kayo ng relationship. It could also be like baka going to get married yung person mo, or married na ba siya. So takes what resonates. Feeling ko kasi dito that there is someone, might be this person did cheat, merong cheating na nangyari dito on the other part. So medyo Yun nga sabi ng ano, nakikita ko dito na may mga tao na ginajudge yung relationship ninyo. So, may kaya alam ng person mo na nahihirapan ka na. Pero mahal ka kasi niya, hindi siya nakatulog talaga dito sa kakaisip sa'yo. So, let's see more. Might be this person is in a relationship, matagal na sila. Dami na nilang pinagdaanan.
pwedeng ano, pwede din tong nagka-live-in partner, ganun. Damay na lang pinagdaanan at nagkaroon talaga sila ng mga plano sa buhay. And parang andun sa part that they wanted to move forward together. Parang may mga ano sila kasi, may mga pangarap, may mga plano nung times na sila pa until sa nakilala kanya. Until sa nakilala kanya, so parang nagkaroon ng pagmamahala, naging kayo, and parang biglang nagkaroon ng changes dito nung time na naging kayo. So, parang biglang nagbago ang lahat and biglang minahal ka niya. So, yun. Kaya, siguro dahil sa marami nang nakakaalam about their relationship and then naging kayo. So, totally I can sense dito na may mga taong nakakaalam. Only few people who knows this, but then yung mga nakakilala or nakakaalam nito are a bit of judging your relationship that hindi siya tama or hindi dapat or something like that. So, yun. Kaya merong ano dito na nahihirapan ka. So, you are very much lonely sa situation na meron kayo ngayon. You really wanted to fight for your relationship with the Seven of Wands here. Hadlang talaga. Like, you know na meron talagang hadlang and this is like painful para sa'yo. Betrayals even. Like, ang sakit nito para sa'yo to the point that you feel na parang wala ding mangyayari sa inyo. I will not going to consider na meron talagang marriage dito, pero I can sense a long-term relationship. Yung matagal na sila, pwedeng nagka-live-in sila or engaged sila. So, I can sense also here that you feel very cold at this situation na meron kayo. Parang yung gusto mong ma-save yung relationship ninyo, na gusto mo magkaroon kayo ng victory together, happiness, and fulfillment, is parang biglang, para sa'yo, biglang naging cold, biglang parang feeling mo walang mangyayari. And you are fighting for this right now, kaya nahihirapan ka na. And your person knows about that. So, but I can sense you decide to stay dahil sa gusto mo talaga na magkaroon kayo ng commitment, like kayo yung magkatuluyan, like to build a family with this person, kahit na ginajudge na kayo ng mga tao sa paligid ninyo. You really want this person to be with you, na magkaroon din ng pag-aayos one day, mababalanse din ng lahat. Although kahit na hindi mo na na-appreciate to, itong situation na to, nahirapan ka na, natatrap ka na sa sitwasyon, you feel like ipit na ipit ka, but then I think you are staying because this person also want you to stay. Nandiyan din siya para sa'yo. Kaya nga itong sabi niya, mahal kita, hindi ako nakatulog sa kaisip sa'yo, alam ko nahirapan ka na. Kaya nandiyan ka pa din dahil sa kanya, dahil nandiyan din siya na lumalaban kasama mo. Okay, so let's see. Another. Even your person, sobrang trapped din siya sa situation. Actually, he don't know what to do. Sobrang ambigat ng nararamdaman niya ngayon. Ambigat ng problema niya. Actually, pasan na pasan niya din yung problema na to. I can see very trapped siya sa situation with the Devil card and Eight of Swords here. Ipit na ipit talaga siya. Somehow, also, gusto niya na din ng freedom. Pero parang nahihirapan siya. I sense here that dahil siguro may mga nalalaman na
okay? Yung feeling niya na parang alam na. And gusto niya na kasi maging fair ang lahat. Gusto niya ng katahimikan. Yan, peace. Yun yung gusto niya. And this person really is happy with you talaga. Happy siya pagdating sa'yo. Kaya nga nagmamahalan talaga kayong dalawa dito. And that's why this person is really keeping you. He don't want you to go to walk away. This person is always like, sometimes siguro you are not talking. Yan, nalobat ako. Sometimes siguro you are not talking and sometimes very cold ka. Ikaw. Sino makaka-resonate nito? Very cold ka sa situation. Sometimes hindi mo siya kinakausap kasi parang nawawalan ka na din ng pag-asa. So sometimes hindi mo siya kinakausap. Kaya itong person na to always like watching you on social media, ano nang nangyayari. Sometimes siguro I sense a Cancer sign here because Cancer sign mostly or a Taurus sign. Okay, so they are mostly having this silent treatment every time na hindi nila naiintindihan yung sitwasyon. Nag-go silent sila. So, yun. At nahihirapan siya sa sitwasyon na to kasi gusto niya na talaga ng freedom. So, let's see. Feeling ko kasi sa sitwasyon na to, may kilalaman na yung mga close, may family, ganyan, kaya hindi siya makawala-wala. Parang kung engaged to is syempre alam na ng family na engaged sila. So parang ang hirap niyang mag-decide on choosing you because of the situation. Pwede ding kung engaged, pwede ding kung nagka-live-in na sila. So parang ang dami na din pinagdaanan, parang hindi siya ganun ka maka-decide like properly. Pero mahal ka niya. Mahal ka niya. Gaya nga ng sinabi niya, hindi din siya nakakatulog sa kakaisip sa'yo talaga kasi sobrang bigat ng nararamdaman niya. Sobrang trap talaga siya. So, let's see. More. This person really wanted to decide. Okay, ito yung intention niya towards you. This person really wanted to decide na ikaw yung pipiliin niya and to choose you to offer a commitment and a new beginning with you because this person really see you as someone, the right woman or man for him or her. Anyway, guys, I forgot. You might be dealing here with a Capricorn sign. You might be same Capricorn kayo or Capricorn with Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so I also saw the Gemini here. And Cancer sign. Taurus sign, nasabi ko nga. And yon. So anyway, gusto niya kasi na ng changes and yung person mo gusto niya ng changes with you. Yun yung gusto niya. Gusto niya ng changes with you. Gusto niya ng happy and commitment and fulfilled, abundant relationship commitment with you. Ibig sabihin, ikaw talaga yung gusto niyang pakasalan. Ikaw yung gusto niyang makasama. Ito yung intention niya talaga sa'yo. Na kayong dalawa yung magkasama pang buhay. So definitely, I didn't see a marriage card here. It's about a long-term relationship na may alam na yung family. Kasi nga sa una palang bungad ng card, nakita ko na yung person na yun na parang naapektuhan siya sa mga judgment ng mga tao sa paligid niya, sa ginawa niya. Parang ganun. Siguro may mga alam na, something like that. So, nahirapan ka kasi nga nadamay ka. Parang nalabas na masama ka sa sitwasyon dito kaya nahirapan ka. So, yung person mo is parang hindi siya nakakatulog because worried siya sa'yo. Kasi ayaw niya magiging ganito ka. Ayaw niya kasi alam niya naman kung sino yung pipiliin niya. Ikaw yung pipiliin niya dito. So, ayaw niya ng ganitong gulo. Gusto niya lang kasi ng peace. Gusto niya ng fair lahat. So, well, thinking about things, what to do para ma-resolve itong problem na to. So, medyo mahirap sa kanya. Medyo nabigatan siya sa sitwasyon.
Yun. So, let's see more. So, what is your fear here? Baka hindi kayo yung magkatuluyan. Yun yung fear mo na baka wala talaga. Yun na yung fear mo talaga dati nakita ko doon eh. You are already lonely. Sometimes hindi mo siya kinakausap kasi nga sa mga nangyayari. Kasi nasasaktan ka sa mga sinasabi sa'yo ng mga tao. So, or ng mga pamilya niya or whatever. Kaya minsan hindi ka nakipag-usap. Minsan tumatahimik ka. You are, paminsan na nag-silent treatment ka, ganun, you gave this person silent treatment, kaya very worried siya sa'yo. And, yung fear mo kasi dito, kasi parang wala ding mangyayari sa inyo, parang hindi din kayo yung magkakatulian dahil sa nangyayari. Feeling ko dito, ang worried mo, or yung, ano yung sama ng loob mo is, bakit hindi ka niya kayang ipaglaban? Yun yung nage-gets ko, I don't know why. Bakit hindi mo ako kaya ipaglaban kung hindi pa na, wala pa namang kasal na nangyayari or anything, kung live-in lang naman or something. Yun yung parang kinatatampo mo sa sitwasyon na to. Kaya nandun sa point na because of that, because of the judgment, because of mga nangyayari is, merong fear sa'yo dito na parang wala din mangyayari sa relationship namin. Parang wala ding new beginning na mangyayari dito. So, ano yung hope mo? You are hoping that ma-enlightened si person, parang mamulat siya or parang ando sa point na makapag-isip-isip siya sa mga nangyayari. Parang you are hoping that your person is just waiting for the enlightenment of his life. Parang hindi niya hinahayaan tong nangyayari mga to at hindi siya gagawa ng anything na ikakasama sa relationship ninyo. This person, you are hoping na sana sa mga nangyayari sa inyo ngayon, gumagawa siya ng way or naghihintay siya ng maklear lahat ng to and gagawa siya ng way para sa inyong dalawa. Yung hope mo dito para maging peaceful na yung sitwasyon, yung relationship ninyo going to victory. So, let's see. Ano kaya yung mangyayari dito for the outcome? Anong mangyayari for the outcome of this reading? You might also be dealing here with, or you or your person, Pisces sign is here. Libra, Gemini, Aquarius. Okay. Feeling ko dito is like, what will be the outcome here for now? Nakikita ko, parang you will going to walk away emotionally from this situation in the meantime to let this person, give this person space na baka dahil sa pangungulit mo or sa dahil sa reklamo mo or sa mga nagagawa mong drama or whatever is nahihirapan siya. So, I feel here for the outcome is you walk away emotionally sa person na to and to focus on yourself. Okay? Nag-focus ka ngayon sa sarili mo and because parang hindi mo na na-appreciate yung sitwasyon na meron kayo. Parang sa ilang beses mong tumahimik sa sitwasyon, sa mga sinasabi nila or sa mga anuman yan na
mga nararamdaman mong sakit na hindi kanya pinaglaban, yung na-judge ka pa ng tao, parang andun siya sa point, na pinapakalma ka lang niya, darating yung araw, gagawin din ako ng paraan, and then parang ang hirap sa iyo kasi parang walang nangyayari. So definitely andun sa point na nahihirapan ka na. So kaya ngayon yung hope mo na sana this person is just waiting for a sign or for the enlightenment of his life at gagawa siya ng way para sa inyong dalawa. Pero seems like I can see here na parang because of him or her also is afraid of the judgment or ayaw niya makarinig ng mga gulo or mga sinasabi-sabi na masama about sa kanya. Parang dahil sa umu-okay ka, wala din siyang ginagawa. Parang yun yung feeling mo. Okay, yun yung feeling mo. Pero sa kanya, ang hirap para sa kanya mag-desisyon sa sitwasyon. Gusto niyang gumawa ng way and gusto niyang ikaw talaga yung makasama niya. Pero napakahirap yun para sa kanya gawin. Hindi siya easy na mangyari ng ganun-ganun na lang. Isang click lang, iwan niya na yun at dyan na siya sa'yo. Well, ikaw din naman is nasasaktan dahil parang wala siyang, seems like wala kang ginagawa sa kahit na ano ng drama ang ginagawa ko dito. Yun. So, you choose to walk away emotionally and to focus on yourself. Parang yung pinakita mo sa kanya na I can be happy without you. Kung hindi mo ako kaya paglaban, then wala akong magagawa doon. I can go and enjoy my life. Parang ganun. Because nakita ko with this Four of Cups here, parang hindi mo na kasi siya na-appreciate eh. You really feel that sometimes you parang merong feeling sa'yo na baka sila pa, may mga nangyayari pa sa kanila, baka ganun, nag-cheat siya sa'yo kasi kaya wala siyang ginagawa. So, yun yung feeling mo, nag-hallucinate ka. Like, lalo na pag you are Cancer sign, and ang hirap yun para sa'yo, yung sasaktan ka ng isang tao because Cancer sign cannot handle that pain talaga. Ang hirap sa kanila. They have also this overthinking na emotionally pa talaga. So, mahirap para sa kanila yon. So, you have ended the cycle because you wanted to have a changes in your life. And, parang andun ka sa point, sige, kung kayo na talaga yung kakasal, kayo na, parang gumive up ka dito eh. You walk away emotionally to find the enlightenment of your life as well. Kasi parang feeling mo dito, ang hirap na. Wala ka na magagawa. So, pinaglaban mo na kasi parang sa mga sinasabi ng mga tao about sa'yo, parang walang nangyayari sa kanya. Parang andun siya sa point na wala din siyang ginagawa. Okay. May ginagawa man siya, though wala din siyang totally like firm decision para to choose kung sino. So, but this person, nung time na you gave this person, again, a silent treatment, again, because you already did that before, about this Five of Cups. Ginagawa mo na to, hindi mo siya kinakausap, then nagkakaayos kayo, then ganun. When you gave this person again a silent treatment and parang you set him free na okay, kung gusto niyo magpakasal din kayo na, and I was just going to walk away emotionally, parang mag-enjoy din ako sa buhay ko, tignan natin kung parang ganun, something like that. So this person really like move forward towards with you still. Kasi mahal ka nito eh. Nakita obviously naman dito sa Two of Cups na nagmamahalan talaga kayo. And ikaw talagang gusto niya makasama. Like this person really like seeing the both of you like together forever. Parang ganun. So this person is always watching your social media, always watching you, spying on you, asking about you, and always holding on from the past. From what is happening from sa inyo, ano yung mga nangyayari sa inyo before. So, lagi niya yung iniisip through the judgment na pati yung mga nangyari na din, yung mga mga nasasabi ng mga tao, iniisip niya na din yun. So, parang ando siya sa point na, anong gagawin ko? Parang ganun. Iniisip niya yung mga nangyari before, ano yung mga sinasabi sa kanya, yung nangyari sa inyo, and yung pagmamahal niya sa'yo, yung pagsasama ninyo before, lahat yun parang
inisa niya and nahihirapan talaga siya. So, pero this person still nag-move forward pa din siya sa'yo. Like, hindi kanya inihinayaan na umalis na lang. Nandyan siya, like, trying to get you back. Parang ganun. So, I can see also here that for the outcome of this, feeling ko sa time na hindi mo na talaga siya kinausap, like na time na nawala ka, parang itong person na to, na doon siya sa point na parang nagkaroon din kayo ng space sa isa't isa. Nagkaroon kayo ng space sa isa't isa. So, you never know what is happening sa person na to. And this person, he don't know what is happening to you. Pero, he keep on. Kung kukontakin ka, kung kaya niya, gagawin niya. Parang ganun. Until sa point na, kasi alam mo na kasi itong person na to still very much attracted on you kasi pinipilit niya kasi talaga na magkabalikan kayo dito. So, in the near future, we never know what will going to happen, right? Oops. Parang feeling ko dito, no? May mga gulo talaga mangyayari dito. And parang feeling ko dito, itong person na to, pilit niya talaga na ibalik ka, like bumalik ka sa buhay niya. Yet, I still can see here that this person really wanted to choose you. Parang itong person na to, gusto niya lang talaga din na na magkaroon ka ng pasensya sa mga nangyayari. Like, patience. Yun, pasensya sa maghintay lang kahit ano gagawa, paano yung way, paano yung, ano yung magagawa na magagawa ninyo, just ano lang. Pero para sa iyo kasi parang nagmamadali ka dito, like you really wanted him or her to choose or to have this decision kasi nahihirapan ka din. So ang kulang sa inyo pa rin dito is a heart to heart communication or talk. Pero feeling ko kasi dito naghintay ka na din eh. Parang okay, maghintay ako, pasensya ako. Until sa parang tumagal na lang din na walang nangyayari. Until sa, yun nga, sometimes hindi mo siya kinakausap. Sometimes pag na-feel mo yung ganito, parang bumabalik sa'yo lahat. Parang hindi mo siya kinakausap dahil sa gusto mo nga na maramdaman niya yung nararamdaman mo. Pero parang nag-uusap na lang kayo ulit, parang wala ding nangyayari. So, let's see. I'm going to pull an oracle card for this. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. So, I can sense ito yung sa outcome that you have decided to walk away emotionally and to enjoy your life. Okay, to parang pinili mo na talaga na to walk away to find the enlightenment of your life, to enjoy your life being single and parang ganun. You have decided this kahit na hindi mo naman to gusto, kahit na labag to sa loob mo. Ginawa mo to dahil sa parang nag-give way ka na lang, like okay kung hindi ka maka-decide, kayo na lang, parang ganun. So ito yung sabi ng oracle card: don't make decision based on guilt or what you think you should do. Okay, so for it's only being true to yourself, kasi sa katotohanan lang hindi mo naman talaga gusto gawin yun dahil gusto mo kayo talaga magkatuluyan, that you can be true to others. So yun talaga yung advice ko din dito. Okay. Since ito yung hinihintay ninyo. You need to talk to this person. Huwag ka mag-decide ng basta-basta na without this person parang approval or whatever.
na hindi na wag ka magdesisyon ng since nag-uusap naman, nakikita ko naman sa inyo dito, nag-uusap naman kayo, may communication naman kayo dito eh. Wala ko nakikitang blocking. Minsan hindi mo siya kinakausap, pero kinakausap ka pa rin niya. Nandiyan pa din siya kasi nakakaintindi siya. Naintindihan ka niya sa mga nangyayari, pero ayaw kanyang mawala kasi nga nandun sa kanya is nahihirapan pa talaga siya kung anong gagawin niya sa mga desisyon. Okay, so huwag kang magdesisyon ng agad-agad nang wala siyang alam or whatever. Kasi mas maganda kasi yung maging totoo ka sa nararamdaman mo sa kanya. Kaya nga kailangan mag-usap kayong dalawa. Mas maganda yung meron kayong pag-uusap na walang away, walang pagtatalo, whatever. So, ilahad mo yung nararamdaman mo, yung totoong nararamdaman mo, and malay mo, ganun din siya na masasabi niya din sa'yo kung ano talaga yung plano niya or totoong plano niya. Kasi nakikita ko dito yung intention niya talaga sa'yo is maganda. Ikaw talaga yung gusto niya. Kaya lang, hirap na hirap siya pasanin yung burden ng situation kasi hindi madali. So, kasi kaya nga hindi na siya nakakatulog eh. Lalo na nung umalis ka, hindi talaga siya nakakatulog. So yun yung advice ko. Huwag ka mag-desisyon ng agad-agad. Better to talk to this person since you also have this connection. Okay? Wala ko nakitang blocking dito. Wala ko nakitang dinak ka niya or whatever. Kasi siya nga yung palaging nandyan para sa'yo to understand you. So, you need to talk. Huwag ka agad-agad na umalis nang wala siyang alam. Wala siyang parang alam niya naman, pero parang ano, umalis ka na lang ng basta-basta lang. And to show this person that I am okay, I'm enjoying my life single. Parang ganyan, bahala na kayo dyan. So, you need to also have this respect kahit papano para pag-usapan ninyo kung ano yung dapat pag-usapan. Because you never know. Kasi kayo naman talaga dalawa yan eh. Diba? Pag-partner, pag in a relationship, kayong mag-partner talaga ang nakakaalam sa desisyon, sa mga nangyayari, sa mga whatever. Kasi dapat para mabuo yung heart, kailangan both of you are there, hindi yung isa lang. So, yun, you need to talk heart to heart conversation to understand and to plan or to see if it's okay na to give space for each other muna, and after whatever will going to happen, at least naiintindihan nyo yung isa't isa kung bakit nangyari to at itong outcome na to. At least you understand, he understand or she understand yan. And gagawa na siya ng way dito para maging peaceful and maging fair na sa'yo while meron kayong space sa isa't isa. This person will going to realize kung anong dapat niyang gawin, okay? And, yun, kailangan lang maging kalmado ka lang talaga. Siguro merong guilt ang dito, guiltiness because of they are already engaged or merong live-in na nangyayari sa kanila. So, kaya gumawa ka ng decision about this based on your guilt na baka ikaw lang yung nakasira sa relationship nila na dahil sa'yo naging ganyan sila. So, or what you think you should do na ito yung kailangan kong gawin, ito yung decision ko, ito yung alam kong mas magandang way without telling your person. So, mas maganda yung alam niya, alam mo, nag-usap kayo, and whatever is the decision, then at least okay. Okay? So, just be true to yourself. Sabihin mo kung bakit ka alis, sabihin mo kung bakit mo to dinidesisyonan. Sabihin mo lahat, okay, without fighting, without arguments, without confrontation, basta lahat mo lang siya ng maayos, then everything will going to be okay. That is my reading for you. Thank you and God bless.